Magandang araw po sa inyong lahat. Pista po ngayon ang Epifania, pagpapakita ni Jesus sa sangkatauhan na kinakatawan ng mga mago, ng mga wise men from the east, ng mga pantas. At ang ating pong ebanghelyo ay tumutukoy sa pangyayaring ito. Mateo chapter 2. Ipinagtanong ng mga pantas kung saan ipinanganak si Jesus. At pinapunta sila ni Haring Herodes sa Bethlehem. Doon, inalaya nila si Jesus ng ginto, kamanyang at mira. Ating pong panoorin, ibinalita ng tala ang pagsilang ni Jesus. Ang tala ay nakita ng mga pastol. Mga pastol pinapunta ng anghel sa Belen. Sa Belen sinamba ng mga pastol ang sanggol na si Jesus. Ang tala ay nakita din ng mga pantas ng silangan. Naglakbay sila patungo sa Belen. Sumamba, nag-alay ng ginto, mira at kamanyang. At yan po ang sinasabi ng ating ikalawang pagbasa, Episode Chapter 3. Ang lihim ng Diyos na inihahayag ngayon. Ano po yun? Ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay kabahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Kabahagi sila ng iisang katawan ni Kristo. Kaya ang mga Hudyo, ayan po, kinakatawan sila ng mga pastol na inanyayahan na sumamba at kumilala kay Jesus. Ang mga hentil na kinakatawan ng mga mago, sila'y inanyayahan din sumamba, kumilala kay Kristo. At sabihing, kayong Hudyo at kayong mga hentil, kapwa kabahagi sa pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At sa misyon po ni Jesus, makikita natin may malasakit siya sa mga Hudyo. Ayan po ang halimbawa, Jesus pinagaling ang matandang Hudyo. May malasakit siya sa mga hentil. Jesus pinagaling anak ng kananaita na hentil. Wala siyang sinisino. Ang kanyang misyon, ang kanyang pagliligtas ay pang lahat, pang daigdig. Ang pagliligtas niya ay para sa Hudyo at sa mga hentil, buong daigdig. Walang pagtatangi. Buong daigdig ang kaligtasang kanyang dala sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa misyon at pagkamatay sa krus. Pangdaigdig. Ang langit at ang kaligtasan ay para sa lahat, sa Hudyo at mga hentil. Ayan po, nakita na po natin yan. May nag-mission siya para sa mga Hudyo, may sakit na Hudyo at eto po, ang hentil, ang kananaita na humiling na ang kanyang anak ay pagalingin. Ang mga taga San Roque, ang kawang gawa natin para sa lahat din. Hindi rin tayo nagtatangi para sa Katoliko at di Katoliko. Ang kawang gawa ay para sa lahat, Katoliko at hindi Katoliko. Sa ating pagpapagamot na ginagastahan natin ang, ayan po, nakikita natin. 936,453.90.
pagpapakain sa nagugutom, ginastahan na natin ang 437,400. Sa mga hindi makapag-aral na ginagawa nating scholars, ginastahan natin ang 639,605.76. Homeless, 68,946. Hindi po natin pinipili. Ang totoo po, meron tayong mga scholar na Iglesia ni Cristo, born again, Jehovah's Witnesses. At sa ating po mga rasyon ng bigas ay hindi natin itinatanong kung anong relihiyon, basta't nangangailangan ay ating pinadadamahan sila ng pagmamahal. Yan na po ang kabuuan ng nagagastos natin sa kawang gawa. At sa ating pong Paskong gift giving, ito po ang ating ginasta, ambag ng Pastoral Council at ng ilang mga parishioners po. 5 kabang bigas, 35,560. Dinagdagan po natin yan para galing sa ating mga buslo doon sa pinaghuhulugan ninyo sa kolekta ng 14,315 pesos. Kaya ang kabuuan po na kabuuan ng ating pampaskong gift giving ay 49,875. Bukod po dyan, yung ipinamigay natin noong panuluyan sa mga poorest of the poor. Yung pong mga dilata na inyong iniambag, ito po ay dadalhin natin sa jail kasama ang mga noodles. Ang sobring alay, mga blessings at iba pa, saan po napupunta? Yung pong noong simbang gabit kapaskuhan, mga holidays, ating alay, pumipila po kayo sa gitnang may dalang mga sobre, bagamat hindi po natin yung pinlano, pero kusang loob na kayo po'y nag-alay, well, ating pong hinati yan. 58,780 para sa scholarship at sa pagpapagamot, 84,550 ang kabuuan po ng mga inialay ninyo na maninimba doon sa oras ng offertory ay 143,330. At yan po inilaan natin sa kawang gawa. At yung pong ating kawang gawa ay katulad na sabi natin ay katulad ng kay Jesus na para sa lahat, ang ating pong kawang gawa din ay para sa lahat. Katulad po nito, ang ating pagpapaaral sa pamagitan ng pagtulong ng TESDA, pangkabuhayan, manicure at pedicure, hindi natin itinatanong, Katolika ka ba o hindi. Pare-pareho sa atin, basta nangangailangan, tao, nakalarawan ng Diyos, ito po'y pinaglilingkuran natin. Yan po, pangkabuhayan, manicure, pedicure, dito sa ating kumbento ng San Roque. Pangkabuhayan, massage, pagmamasahe po. Ayan. Pangkabuhayan, pagmamasahe. Na yan po ay nakagraduate na po sila rito at ang iba ay nagtatrabaho. Ang ating pong rice giving nitong Christmas season 2016, eto po ang mga larawan. Wala tayong sinisino, Katoliko o hindi Katoliko, tulad ni Jesus, para sa mga Hudyo at para sa mga Hentil, pangkalahatan, ang pagmamahal ay hindi nagtatangi. Ang nangangailangan, anumang sekta, anuman ang balat at salita, anumang lahi, ito ay ating binibigyan ng pagkakawang gawa. Yan po ang mga larawan. Ang personal pong Christmas gift sa akin ay binigay ng mga parishioners po natin ay eto po. Umabot po ng 22,400 pesos. Ang raffle po, may nagtinda po sa akin ng mga raffle tickets at para sa kapaka na naman ang kawang gawa ang raffle na yon, kaya bumili po ako ng mga ticket. Nanalo po naman ako ng 20,000 sa Bulahan. Kaya ang naging pera ko po sa Pasko ay 42,400. Ang pondo pong ito, ang perang ito na personal po sana sa akin,
pero hindi ko po naman kailangan dahil mas maraming ibang nangangailangan kaysa akin. Donated po ito sa medical fund natin at para sa Home for the Homeless, yung pong 42,400 na para personal na ibinigay sa akin. Hindi po para sa parokya yan, hindi para sa kawanggawa. Subalit, mas nangangailangan po ang marami kaysa akin. Sa talinghaga po na sinabi ni Jesus sa Lucas 10:25-37, yung pong nakikita natin, yung pong Good Samaritan, ang kanya pong tinulungan ay Hudiyo. Hudiyo na kaibang sekta niya at Hudiyo na nang memenos pa sa kanya, inaaglahi pa siya, pero sa kanyang pagtulong, sa pagkakawanggawa, wala siyang itinatangi. Kung sino mang nangangailangan, ikaw ay bibigyan ko ng kawanggawa. Kaya ang kinalinga ng Samaritano ay hindi niya kasekta. Yung nang memenos pa sa mga Samaritano, yan ang tinulungan niya. Ganyan din si Jesus. At ganyan dapat tayo sa ating pagkakawanggawa. Balikan po natin sa Belen, sinamba ng mga pastol ang sanggol. Ang tala ay nakidali ng mga panta sa silangan. Naglakbay sila patungong Belen. Sumamba, nag-alay ng ginto, mira at kamanyan. Nakita po natin sa video na yan ang inanyayahan sa sabsaban na sumamba kay Jesus. Mga Hudiyo, kinakatawa ng mga pastol. Mga Hentil, kinakatawa ng mga mago. Kapwa kabahagi sa pagpapala ni Kristo. Kaya balikan po natin ang Ebanghelyo na nagbibigay diwa sa araw na ito. Ipinagtanong ng mga pantas kung saan ipinanganak si Jesus at pinapunta sila ni Maharing Herodes sa Bethlehem. Doon, inalaya nila si Jesus ng ginto, kamanyang at mira. Kaya ang hula po ni Propeta Isaiah sa Isaiah 60 ay dahil ang mananakop, ang tagapagligtas, ang Mesiyas ay darating sa Jerusalem. Ang sabi niya, Jerusalem, mga bansa't hari ay lalapit sa iyo dahil sa kaningningan ng Panginoon sa iyo. Uuwi ang iyong mga anak mula sa malayo, ang mga pangkat sakay ng kamelyo, taglay ang gintot kamanyang. Hula po ni Propeta Isaiah na ang hindi lang ang mga Hudiyo kundi ang galing sa ibang bansa ay hahanapin ang kaligtasan sa Jerusalem dahil naandyan ang kaniningan, ang pagliligtas ng Panginoon. Muli po, kapwa kabahagi sa pagpapala ng Diyos ang mga Hudiyo, mga pastol, kinakatawan ng mga pasulang Hudiyo, mga Hentil, kinakatawan ng mga mago. Epepanya, magpakita si Jesus sa mga Hudiyo at sa mga Hentil. Sila ang dahilan ng kanyang pagparito sa lupa at ng kanyang pagliligtas. Hudiyo at mga Hentil, diyan siya nagpapakita, nagpapa-epepanya, nagpapakita ng kanyang sarili bilang tagapagligtas ng lahat. Magandang araw po sa inyong lahat.